Kumusta po kayong lahat? Welcome to this presentation of KULTURA, SINING at IBA PA, a project of TVUP of the University of the Philippines. Today we have a very interesting presentation of a massive project being undertaken by the Cultural Center of the Philippines. And to help me with the hosting is my good friend and fellow writer, the director of the University of the Philippines Press, Professor Neil Garcia. Neil, I think you'd like to introduce our guests for today. Yes, our guests for today are the editor-in-chief of the CCP Encyclopedia of Philippine Art, and also a selection of the volume editors. We begin with the volume editors for the broadcast communication volume, Professor Betsy Enriquez and Professor Ellie Gieb, both from the College of Mass Communication of UP Diliman. And on the other side, we have Professor Apo Chua, who is editing the volume on Philippine theater, and Professor Cecil De La Paz, who is editing the volume on visual art, Philippine visual art. And we have also Chris Milliado of the CCP, no? Artistic director of the CCP. And he's a techie, and he will also talk about some of the digital aspects, no, of this undertaking. And of course, this whole project is managed and overseen by Professor. Yes, of course. I saved the best for last. Yes. The editor-in-chief, Dr. Professor Emeritus Nick Tiongson, no, of the College of Mass Communication. We're so happy to have him here for this show. So we're looking forward to the discussion. Yes, and Nick also was the former vice president and artistic director of Cultural Center of the Philippines shortly after EDSA. Yes. So Nick oversaw many of the changes that took place in the CCP. It was a revolution of the CCP under Nick, and we all remember that. Actually, the first question has to do with probably just the definition of terms, right? What is the CCP Encyclopedia of Philippine Art? Well, it's a compilation, actually, of cultural data about the country. It was first conceived in 1990. The CCP then defined its vision as a national culture that was evolving with and for the people. And to be able to get there, we thought that it would be important to, first of all, raise, you know, the cultural consciousness of the people all over the archipelago, and also to encourage the creation of original Filipino works. Mm-hmm. In the first aspect, which is development of the national cultural consciousness, that's where this came in. Mm-hmm. We felt that at that time, actually after EDSA, there was a lot of questions from embassies abroad, because people were curious about the country, but they had no materials to give. So this evolved actually together with the SINING also, to be able to answer that need, no? Abroad. So we started this in 1990. The gathering of data actually started much earlier for Tuklasining, and then Tuklasining evolved into the encyclopedia. Pero ibig sabihin, Nick, before this, there was no such comprehensive encyclopedia of Philippine art? Wala None, pa. Yeah. Actually, ang meron doon, you remember si Galang, di ba? Soilo Galang, had an encyclopedia. So meron siyang, ano din, may ganung mga volume siya. Pero yung ganitong klase ng... And this is contemporary modern art. So this was the first edition came out in 1994. It had 10 volumes. Mm-hmm. Mm-hmm. So two volumes on the peoples of the Philippines and their arts. And then the 7 volumes on each of the arts. So architecture, visual arts, music, dance, theater, film, literature. And then an index. Mm-hmm. Now it's going to be much larger. Okay. So how many volumes this time? It's 12 volumes already. So we have, because that's been more than 20 years, no? So we need to update and revise. It's a continuing process. Even this edition that's coming out is a work in progress, no? So we have now 3 volumes on peoples of the Philippines. Then 1 volume each on architecture, visual arts, music, dance, theater, film. Literature now has 2 volumes.
And we have a new volume on broadcast arts. I think that's that's a new thing, yeah. So that would be 12 volumes. And the average number of pages per volume now is about 650. So these are thick volumes, more than double the first ones. Oh, so clearly, like I said in the intro, this is a massive project. Ang 12 volumes, ang daming nilalaman. Pero gusto kong balikan yung bakit kailangan ito eh. Minabanggit ka kanina na national cultural consciousness. Yes. Bakit importante yun? Yeah. The editorial vision for the whole project. Well, ang whole idea talaga is, di ba, alam natin with our colonial experience, malakas yung tendency ng Pilipino na parang matahin yung sarili niya, no? Yung disparaging yung sarili niyang kultura. And a lot of this is because hindi niya alam yung achievements ng kanyang lahi. Napakadami nun. Pero saan mo hahanapin yun? Maski yung mga teacher na nagtuturo ng culture sa high school, o pag sinabing komedya, saan niya hahanapin yun? Pupunta pa ba siya dun sa libro para mag-research? Kailangan meron tayong isang go-to source, yeah. Yes, so na yung scholarly yung pagkakasulat, pero very readable, organized yung data. So immediately kung kailangan niya mag-research, you know, in one reading, alam niya 'yon, maituturo niya dun sa bata, no? Hindi naman siya maging expert doon, pero ibig sabihin, meron siyang basic data. Yeah. And ang strength natin talaga as a nation will partly really come from that. Na, cultural memory. Alam natin yung ating pinanggalingan, alam natin yung achievements ng ating mga artista. At magbabago yung perspective mo eh. Yung hindi mo ikakahiya yung bansa mo. Kasi talaga naman hindi mo dapat ikahiya. Dahil eto ang ebidensya na meron siya talagang nagawa na maganda. So yun yung national cultural consciousness na gusto namin ma-evolve through the encyclopedia. And also, para sa mga artists din, kasi gusto namin encourage din ng artists na ma-expose dun sa mga data tungkol sa mga ethnic groups. No? So pagka lumilikha sila, meron din silang background doon sa maaaring panggalingan ng sources ng kanilang mga ideas. Diba? Kasi may tendency tayo na maging urban-centric, diba? Tapos American-centric pa. So, paano yung ano? Paano kang magiging Pilipino pagka ganun, diba? But so, the entries are the entries in Filipino or in English? In English muna. And yun, what made you decide on that? I mean, if the imperative is national consciousness, we do have a national language. It's called Filipino, and the language of the encyclopedia is not Filipino but English. So that's a discrepancy, isn't it? Yes, it is a discrepancy, and I'm sorry about that. In fact, talaga, it's one of the limitations of the encyclopedia that although we want to reach out to the broadest sectors of our people, it has to be in English. And I'm feeling why does it have to be in English? Sana muna English, pero sana masundan ano, ng Filipino. Kasi ang problem is, most of the writers really write in English. Iilan lang yung talagang marunong mag-handle ng Filipino for this purpose. So, kung hihintayin ko pa na isalin lahat ito, naku din, napaso na rin yung data mo, di ba? So, ang feeling ko ngayon is ilabas na muna natin yung data na ito, and then let's really seriously think about paano natin isasalin lahat yan sa Filipino. Maybe this should just be explained in the introduction, because I'm also thinking another way to approach that is to claim English as a national language too. So, in fact, it unifies us in the way that Filipino does, and around north to south of the archipelago, English is understood, right? So it is our national language as well. Eh, matanong ko naman si Chris, halimbawa, na nabansag mong techie. Chris, bakit hindi ba pwede i-google na lang ito ng mga tao na sila bumili ng napakaraming libro? Yun nga, isang idadagdag ko, isang napaka-exciting na feature of this updated edition is meron ng online version. Okay. Ibig sabihin, you go to a website that is specifically customized and designed for the content of the encyclopedia, and the World Wide Web can access
the content online at hindi lang yan, of course, it's not open access though, it's still for pay. No, that's the wonderful thing. It's going to be free for all public schools, state colleges, and universities. In the Philippines. But let's say you're not in the Philippines. There's going to be a very low subscription fee, premium, that will be competitive with very popular spots like Spotify, for example. Won't that kill the print version? I mean, who will buy the print version if it's now online? We did a market study, and the print version ngayon is being, we get pre-orders from education institutions, yes. Libraries, and collectors. Yep. Yes. And early at this point when we're speaking, ang dami ng mga reservations for the print version. Uh-huh. Apparently, there are still institutions and even individuals who prefer to have the hard copies of the encyclopedia with them. Except if we only have hard copies, then we need yearbooks, no? Every year to update. But if it's online, you just keep updating. Yes, and the update exactly. Can be real time. The minute you have a correction, you can actually upload it. Exactly. That is one of the features of the online version. And probably just besides, go for online. Besides being updatable every 6 months, it even has more content. Because this time we don't have to be very selective and limited about our choice of photographs, for example. Yeah. So more images could be uploaded. Clips. You can have video clips and video things clips, like that. Audio clips, interactive portions, and even we can even customize content, like specifically for high school teachers. Mm-hmm. And it's all searchable. You don't need anything. Yes, exactly. Yeah. So it's much, well, it's going to be very powerful, and the reach will also expand exponentially. At the same time, we're going to have an app version for mobile devices. Oh, lovely. So make it very accessible. Will the launch date for the online or app version be the same as the launch yes. for the in print? Fact, nauna yung ano eh, nauna yung development ng online. Okay. Oh, long. So the online version is going to wait for the launch of the print, and then you want to release it at the same time. Now, there's a third iteration of the encyclopedia, and we call this a digital table. Okay. So imagine a table like this. It's set up on the wall. It's highly interactive. Mm-hmm. You can move around content, and it's going to be situated at this time on-site at the CCP main theater lobby. Okay. It will contain the same content as the print and the updated version online. What this does is it interacts and engages with what is going on in the live performances at the CCP. So, for example, I step in, I'm going to watch a zarzuela. Yeah. I can search before stepping into the theater. I search for that content about the zarzuela. I can see other related content before I step into the theater. So to a certain degree, it really enhances the watching of the live performance, increases the knowledge base for that specific event. No, that's lovely. Ako na, wow, that's very promising. Nandito pa rin ako sa yung parang kamalayan na nakapaloob dito sa sa trabaho. Mm-hmm. Nung tinatanong kita kung hindi ba pwedeng i-Google na lang yan, ang iniisip ko, kung consumer ako, gusto ko malaman ano ba yung kulintang, ano ba yung mga ganyan, di i-Google ko na lang, bakit pa ako pupunta ng encyclopedia? Mm-hmm. Pero sinasabi nyo nga na eto, in putting this together, you embedded a certain consciousness into it. Ang tanong ko naman, siguro ako, pwede mo sagutin ito, paano nyo na siguro na iisa itong kamalay ang dumadaloy dito sa buong encyclopedia. Mm-hmm. Well, I actually had a question. Did you follow a template, for example, in the crafting of each entry? Mm-hmm. And what quality controls did you put in place in the researching? Naku, mahigit sa tatlong taon ang pagbuno nito. At kada isang buwan, hindi nawawalan kami ng pulong. I think the editor-in-chief and the volume editors were able to fix all these requirements para maging even out naman at magkakapare-parehas naman ang mga entries. Ganon. Merong templates, yes. Tsaka 1994 edition, humigit kumulang, hindi naman talaga lumihis sa mga details ng entries. Ganon. Ang pinaka-exciting na bago yung sa scholarship. Yun talaga yung sa akin. Can you explain a little more? Ano yung sabihin ng scholarship? Works. Scholarly publications on the field. No? So halimbawa sa theater volume, for the first time, pwedeng ma-access ng mga theater students ang
61 titles. Readings na nila yan. Buong essay yan? Ganyan? Summaries mga entries yan existing scholarship in the area. Okay. So for the first time, we have for the theater field, we have 61 titles na parang must reading na nila yan. These are 61 books on theater studies. Books and publications and other publications. That's nice. But, that's true really for all the other volumes, you have the same. Yeah. Did the visual arts volume have a list also of scholarly titles on visual arts? We have an essay, no, para do sa mga art scholarly works, no. Pero I think it will take another volume para talagang matease out lahat ng scholarship na yan. But what we did here was really to expand yung definition of art itself when you talk of Philippine art, no, historically. So, we went beyond definitely prehistoric times, kasama na at yung connection with Austronesia, and then delving into yung contemporary art issues and its connection with globalization and national, transnational issues. Is that a new feature compared to the former volume? Before kasi, meron kami ring mga puna din doon sa unang volume na parang nalimitahan yung definition of art, pero dahil yung involvement din noong mga art scholars and art critics, this time around, parang nabigyan na ng mga kasagutan. Kaya nagkaroon ng refinement doon sa art historiography itself. Nagkaroon ng pagdadagdag ng art criticism sa pagtalakay doon sa mga artworks. At na-broaden yung definition of art forms to include yung traditional arts, then as living traditions. Even yung mga hindi natin kinikilala pa sa art world na artworks like effigies, na which played a lot during the martial law period, are now part of the vocabulary ng Philippine art dahil naging mahalaga siya sa isang particular na kasaysayan talaga ng Pilipinas. So for that alone, no, malaki yung tulong na ito sa pagpapalawak ng isipan talaga ng, I think, no, ng ating mga kababayan. When you say ano ang sining na Pilipino, malawak siya hindi lang just sa art world kundi doon sa sining sa pang-araw-araw na pamumuhay. And speaking of new art forms, I think broadcast is a new addition to the encyclopedia. Paano mo mag-justify, Betsy, yung broadcast or broadcasting as an art form in itself? Ako, mahirap yata yung justification kasi maraming tumatawad sa broadcast bilang sining, no? Kaya tuwang-tuwa kami ni Ellie dahil binigyang puwang ng CCP ni Doc Nick yung broadcasting at ni-recognize bilang art form. Hanggang ngayon, pwede tayong magdebate at abutin tayo hanggang bukas para sa kadidebate dito kung art ba talaga ang broadcast o hindi, no? Halo-halo kasi eh. Kasi nakahabi na siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa radyo pa lang, no? Sa TV, sa totoo lang, ituro mo sa akin ang isang millennial ngayon na hindi in contact with some kind of electronic medium at any given time of day or night, no? Walang patayan ng mga cellphone yan, walang patayan ng mga so broadcast computer. In your opinion, so your encompasses all of that. Yes, okay. Yes, all kasama na diyan. All of it is form of media. Yeah. So in a way media, right? Mm-hmm. It's a volume of media. Okay. Yung broadcast kasi, yung katawagang broadcast is traditional, no? But we define it in such a way that we appropriate, no, if you will. So I'm just curious because it seems the visual arts volume had its own sort of perspective and the theater arts had its own. There will be an introduction by the volume editors of the whole of the philosophy behind that volume, right? Yes, definitely. Yeah. Because I'm thinking there's a positive criticism hereabouts, and so your writers probably also had to do some criticism of the works, no? Not just sort of source the existing criticism and organize them and summarize them, but actually to undertake the criticism. That's correct. So is there a uniformity to the critical perspective that was adopted? Is it just formalism? Is it more historiographical? Is it more cultural studies? What I'm just thinking, maybe all the section editors and si Ellie, tanungin natin. Ellie. Siguro ang isa sa mga nag-unite sa iba't ibang volumes ay yung artikulasyon ng bayan, no? Yung konsepto na ang sining ay artikulasyon ng bayan. Napakahalagang bahagi yun, no? At so, anong mga
medium o anong mga ekspresyon ang pwede nating tingnan na masasabi nating artikulasyon ng bayan. Ang mabigat lang dito, lahat naman halos ay artikulasyon ng bayan, no? Kaya doon ka pipili kayo, no? At yeah, yun, maging yung usapin ng bayan ay kailangan pag-usapan sa sining, no? Kaya ito rin ang isa sa mga tiningnan ng mga volume editors. Paano nating titingnan ang kasaysayan ng bayan, kasaysayan ng sining, kasaysayan ng sining at bayan simultaneously, no? Kaya sa paglikha ng aming mga historiography at yung history, no? History ng bayan, history ng kasaysayan, history ng kasaysayan ng sining, no? Ay doon namin tinatahi, no? Doon namin tinahi. So yung at of course, meron kayong talagang, no? General introduction, may introduction per volume, and and it's a critical treatise in a way, no? Yes, that's what it saka is. Doon namin mga debate, anong gagamitin mo, globalization, transnationalismo, or diasporic, no? Itong mga usaping ito tinalakay ng matindi ng mga editors, well, no? Magandang pakinggan niya. Yeah. Elliot, I'm sure importante yan, pero hindi ba sasakit ng ulo ko kung freshman ako at papasahin ko yan? Hindi, parang ano naman. Dami-dami pumapasok. Ang feeling ko dalawang proyekto, no? Merong empirical, meaning data, tapos meron ding theoretical somewhat. Because particularly in the Philippines where literacy is relatively new, like 100 years of literacy, it's very preliminary. We need to sort of clarify things and come up with a theory. So it's inevitable. Pero sagutin niyo yung tanong ko, mabigat babasahin itong ano? May quality control din yata sila for the level of the prose. Maraming guidelines actually dito sa volume side. Dun sa yung readability is very important. Talagang inano namin yon. Sino at target mo is high school, first year college, second year college. Yun ang target. Ayun. So, yung mga technical terms and masyadong matyorya and so on, wag na. Ibig sabihin, kung may theory ka man, just put it in practice. Di ba? Ano mo na lang, wag mo na lang masyadong gawing komplikado. Kasi, yung insight mo naman, because of that theory, can be communicated in a way na maintindihan ng bata. Di ba? So, gusto nating... So, anong age ng ideal reader ninyo? Like, yeah, high school? Okay. Yung third, fourth year high school, ganun, first, second year college. Ganun yung idea nito. So, inevitably, nung binubuo nyo to, nagkaroon kayo ng mga balitaktakan. Yes. Very much. Can you tell us some stories ng mga kawayan ninyo? In particular, my question has to do with, this is a canon in a way. Yes. And so what went into, what considerations did you have when you selected the entries? Because you're actually making a canon. Yes. And so there might be names that you would end up excluding. We were very conscious of that actually. Kasi ayaw namin mangyari yun. Yung bang, you know, gatekeeping, defining who is supposed to be good and not, no? Anyway, the general orientation was this. Pluralistic yung approach niya. So in other words, lahat ng cultures kinikilala. We veered away from the idea of high art, low art, pop art, classical art. Yung inclusive of all forms, no? So ano yun? That's very, very open already. So gender sensitive, that was another guideline. So we have My Husband's Lover as an entry because it's an important breakthrough in the it celebrates all cultural traditions that we have, right? So the ethnic, the lowland cultures, the urbanized cultures natin, and artworks of all classes. So nandiyan yung mga ilustrado art of the 19th century, but at the same time nandiyan yung theater ng labor groups. So in other words, hanggat maaari, inclusive yung yung guideline. May right? Checklist kasi talaga. Kasi ayaw nga namin mangyari yun eh. Na para bang, dangerous kasi yun eh. Pag nagsasabi ko na ito yung important writers, tapos yung lahat naman ng writers mo ay writers na, di ba? You're probably going to mention all the writers, but then only certain writers will have entries. Yes. So how did you decide on that? Because that's a kind of pecking order too. So ngayon, yung pagpili ng mga sinong sasali, works na isasali and so on, ang perspective muna doon is this is a temporary thing. In other words, influx yan. Ano? So in other words, yung identity natin hindi yan nakafix. So umapasok, lumalabas ang mga entries, ganon. So yun na general guideline. Pero for every art form, merong may specificity siya. So siguro I should ask them for their own volumes, no?
for the theater, para sa theater volume, yung regions ay very exciting. So may representation tayo mula Mindanao, Bicol, Baguio, Visayas, ganon. At saka syempre yung labas sa Metro Manila, ganon. Napakaganda nung perspective na yon na buo yung bansa, ganon. Napakadaming pinakamaraming entry sa artist ng theater. There's something like 600. Dami kasi practitioners. Mas marami kaysa sa literatura. Ay, hindi. Mas walang marami literature. Two volumes ng literature. Two volumes siya. Ang pinakamahalaga siguro would be, hindi na lamang individual yung na-recognize as artist, pati mga collectives, art organizations, ay nabigyan ng puwang dun sa listahan ng mga artist ng Pilipinas. So, I will cite, for example, sa visual arts, yung nung panahon ng martial law, yung NPAA, maikling panahon lang sila nag-exist, no? Nagkakaisang progresibong artista at arkitektura, arkitekto ng something, no? Pero noong tiningnan yung kalagayan nila sa at ambag nila sa kasaysayan nung panahon ng martial law, napakalaki talaga. So sila ay mayroong entry doon sa encyclopedia. At yung iba pang mga grupo na ganito rin yung pananaw at naging malaki din yung kanilang contribution ay nakasama na ngayon this time around. So yung idea ng henyo ay medyo lumawak na. Hindi na isang kasi nag-a-icon building na tayo, no? Pero this time around, parang na-broaden mo yon dahil tinuturo natin doon sa ating readers na ang art production ay hindi necessarily gawa ng isang tao lamang, kundi maramihan. And that's a good, I think, lesson that we need to impart in the next generation. Collaborative. Doon ba sa pagbuo ninyo ng mga entries, sa pagsusulat ninyo nito at pag-i-edit, did you strive to be largely factual or inevitable ba na may critical evaluation? That was what I was asking, yes. And how did you manage that? Sa broadcast, susundan ko muna yung sinabi ni Cecil, no? We also did, we conducted workshops among the faculty, for example, of the Department of Broadcast Communication. Pinag-usapan namin sino at mga anong programa ang dapat pumasok sa volume, no? So, syempre, ang haba ng listahan, ang kahaba-haba ng listahan. And then, eventually, we had a list, A list, B list, C. So, but eventually, ang nag-decide ng kung ano ang papasok ay yung availability ng data. Ang problema kasi sa broadcasting, ito yung pinakabatang sining kung pag-iisipan natin, ano. We had, radio is not even 100 years old, no? Not even in the West, no? It's just approaching its 100th year. We had television only after the Second World War. 1953 was the first time we had television. So, maikli pa yung panahon, no? Para makaipon. At ang isa pang problema is yung kakulangan ng datos. Kasi hindi naman nag-a-archive ang mga radio at saka television stations, eh, no? So problema talaga namin yung paghahanap ng datos. At kung minsan kahit sa tingin namin may napaka-interesanteng isang programa, halimbawa, hindi namin maisama kasi wala kaming data, no? So yun ang isang walang written source. Limitation. But we also tried... Isn't oral memory enough? We used meaning your actual writers or resource persons can be the source of the data. Yes, we did that. So and may primary research dito? Marami. 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 Dapat, especially for that. Napakarami. Pero yung paghahabol din ng mga primary sources na yan. Kasi yung... They're also dying off na. Exactly, no? And then we also tried very hard to get the regions. Kasi underrepresented talaga yung mga rehiyon, no? Pero hirap na hirap din kami kasi hindi rin sila nagtatago ng datos, no? So, lalo na sila siguro. Wala rin. Tsaka hindi namin gaanong kakilala lahat, no? So, we also depended on our networks para mahanap namin yung mga nasa iba't ibang lugar para makapag-contribute sila din sa volume. How thick is this volume on broadcast? Not as thick as the it's really the not slimmer as thick volume. As the other volumes, because yes. We're just starting, no? So, but hopefully it will become thicker as time goes on. And and also, we could add to the data kasi admittedly, kulang na kulang talaga yung datos. Pero Ellie and I are very proud of the fact that we were able, we think,
to show the role of broadcasting, okay. Particularly during very difficult times, yes. No? During the war. Hindi natin ito ganong napag-aaralan kasi kulang, ito pa isa yung scholarship pinanggit kanina ni Apo, no? Ang konti nung amin. Ang konti-konti kasi konti pa rin ang nasusulat, no? Tungkol sa broadcasting, ang nag-aral ng broadcasting from a very critical perspective, no? So, manipis pa siya, no? Pero napalitaw namin sa tingin namin, kung ano yung mga naging mahalagang ambag ng radyo at telebisyon sa mga importanteng bahagi ng ating kasaysayan. Kung paano ginamit ang radyo sa pagtutol sa kolonyalismo, halimbawa, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. At gayon din, yung naging malaking papel niya sa paglaban sa diktadura noong panahong talagang nag-aalsa na ang ating bansa laban kay Marcos at sa martial law. Eli, baka may idadagdag. Very important. Yeah. Yeah. Sabot niyo yung tanong ko tukol sa yung critical judgment na embedded dun sa trabaho. Okay. Yes. Pero ang gusto ko munang idagdag doon na naging bahagi ng critical judgment, no, ay yung paghahanap ng mga impormasyon. Subalit, isa sa mga data na umabot sa amin, particularly from the regions, ay alis na kami rito dahil may banta sa amin. No? Oh, dahil my lagi God. Tinatanong ng mga broadcasters mismo, bakit nyo kami hinihinga ng impormasyon? Para sa amin ito? Kahit na alam na ito ay sa CCP. Ito yung nakakagulat na dinaanan namin. Pumapasok yung ilang mga pragmatic concerns. Sana ipinasok ninyo sa intro ninyo yan, yung mga pinagdaanan ninyo. Mga ganito. Pumapasok yung mga ganitong klase, mga practical na issue sa evaluation ng mga bagay-bagay. Yes. No? So sige, bitawan na yan. Alisin natin yan kahit gustong-gusto natin kuhanin. Kahit kami ay nagulat na, oops, may mga bagay na akala natin highly theoretical sa pagbasa. No? So balit, practical issues will inform those critical practices. No? Okay. Another, siguro isa pampamantayan ay yung awards. Okay. Una, ginagamit namin yan. Pero sa bandang huli, binitawan. Hindi naman absolutely binitawan. Hindi na siya isang malaking indicator, no, ng pagpili sa isang akda o sa isang trabaho o sa isang artist. No? Dahil lalo na sa isang konteksto na napakaraming awards. No? Alin na dyan ang masasabi nating anong uri ang award to? Popularity award ba ito or may critical na perspective, no? Ngayon, ang isa sa sana mga bagay din. Sana meron kayong entry on awards and maybe unpacking of the awards culture. The national artist. Yes. Okay, kasama doon. No? Yung isa siguro sa broadcast in particular, yung tinatawag naming turning points, no? Or yung pivots, no? Maaring ang isang programa, formally, in terms of formalistic approaches, ay i-criticize natin negatively. Pero dahil meron siyang contribution sa genre na yon, no, o sa aspect na yon ng broadcasting, isa yung contribution sa paghawan, although negative kung formalist, no, yung strictly formalist, no. So magtataka siguro yung iba, oops, paano nakapasok yan, no? Pero kung titingnan mo yung form na create niya, nag-eksperimento, although maaring hindi malaya ang pag-eksperimento ng mga pudo nasa production team, pero yun ang sa ating evaluation sa ating sitwasyon ngayon, oops, pinagtatawanan siya noon, hindi siya kinikilala noon, pero makikita mo, oops, siya pala ang nagsimula ng gatong style or genre, no? Isa yun sa mga lente na tinignan, no? Is it okay to ask the volume editors who has the longest entry in your volume? The national artists for theaters would longer. Ang general guideline ko sa kanila, Jose Rizal is 5 page. Everybody else is fewer than that. So merong point of reference, yeah, and then everyone is reckoned against that. Yes. It's funny. No, actually, I have a question for Nick. You've seen the volumes, you've read the volumes. Yeah. What are you proudest about in the history of our art? And what are you least happy about? Nakuhang daming to be proud about. So hindi ko na nababanggitin. Just choose one. No, what are you proudest about? And then what are you least happy about? Because you've seen it. I don't think the other volume editors have seen it the way you have, right? I'm very, very proud of the fact na ang concept ng art dito talaga ay napaka-democratic na. Yung kinikilala namin lahat ng art forms, saan man siya nanggaling na region, ano man yung uri na lumikha dito, no? At dito sa volume na to, especially sa Peoples, we were able to get the participation of
scholars from the groups themselves. Hmm. Right? So yung Kalinga, indigenous ang tumulong doon, Kalinga talaga. So in other words, meron na tong ano perspective na intrinsic, kung wala sa loob na. Right? So hindi yung kami lang yung nagsasabi na itong importante. Sila mismo, meron silang input na doon sa pagsasabi kung sa kultura nila, alin ba yung importante. Lumaki pa yung number of peoples na ngayon. Kasi may, who's the volume editor for the peoples? Ano? Sa peoples, do you have an anthropologist? Si Chari Lucero. Kasi Chari naman is the queen of regional literature. Diba? So, alam niya lahat itong... I was hoping she'd be here. At kilala rin niya lahat yung mga tao na ito na nabuhay. We're very grateful that Chari really contributed so much. So anyway, yun. And then, what I'm not happy about is yung limitation ng scholarship na that was available to us. In other words, syempre, kami naman, we can only create entries based on actual research already. Yes. At ang daming loopholes talaga. Okay. Lalo na sa ethnographic studies. Yes. Ay naku, ang dami-dami. But ang consolation doon is, from 1994 to now, ang daming nasulat. Amazing. Amazing talaga yung na-publish sa lahat ng arts, ha? Between 1994 and today. To what do you attribute that explosion in scholarship and in writing? Siguro ano din yung maturity of a certain generation. I think it's to the encyclopedia already, itself. Well, right? I mean, maybe it already came out. Well, maybe it contributed to that too, no? So yung consciousness, which is by the way one of the things that we want to generate also, no? Yung bawa sa architecture, ang daming entries talaga ng buildings, mga simbahan, etc. At I made sure na ang gaganda ng mga retrato. Kasi that's one of our ano, may conservationist ano, agenda kami. Na gusto namin makita ng mga tao na, ay, ito pala ang simbahan namin, importante. Para, you know, we're hoping we can, you know, save these buildings from the wrecking ball that way. No? Kasi ewan ko ba, we're in a rush to destroy our heritage. You know, our leaders are not appreciative of this heritage. So, that's a very important advocacy of the encyclopedia, yung conservation. Cultural memory. Exactly. Racial actually, memory, that's what, for me, memory. The encyclopedia is going to... preserve cultural memory, right. Promote cultural memory. Right. And a lot of this data will probably be found in the encyclopedia na lang years from now. Yes. Diba? Yes. May tanong sadly naman ako, Nick, o sa inyo, tungkol sa fact-checking naman. Uh-oh. Kasi siyempre, encyclopedia pa rin ito, so it's a compendium supposedly of facts. Ano? Yes, so anong mga prosesong dinaanan ninyo para masigurong tama, tumpak yung mga facts. And how will you handle protests and complaints? Because, you know, once the encyclopedia is out, sigurado yan. Magkakaroon ng mga contention yan, di ba? Sigurado. How do you plan to handle that? Do you have a process in place on how to correct entries? Yes, actually, yung sinasabi ni Chris, merong system siya na gagawin ngayon na yung lahat ng kailangan na i-correct, nakukorrect mo kaagad. Because it's an ongoing thing na. Huwag naman i-correct agad, i-fact-check din yung correction. Of course, naman. Tsaka meron din, marami sa mga volumes, dun sa listahan, sa mga ni Betsy, mahaba yung mga listahan, pero maraming hindi nasama. Hindi dahil sa hindi sila deserving, pero, you know, for one reason or the other, kulang yung data kulang na nakuha, hindi sumasagot. Ang daming ganon. Mm-hmm. Pinadala namin ng ang forms para i-fill up nila, hindi sumasagot. So, yung ganon, siyempre, ang mangyayari doon, we will be dependent on published what exists, data. Yes. Kung may mali yun, mape-perpetuate yung mali. Mm. But of course, ang isang counter-check dyan, dun ba, sa theater, meron kaming tinawag talaga ng mga, lahat ng mga critics na active, at saka people from different organizations, para i-ano namin sa kanila. Tama ba itong gagawin na ito? Sino ba dapat isama dyan? Sino hindi dapat isama? Okay? And then, of course, yung data, susulatin, yung outline bibigay, susulatin, dadaan kay Apo, at saka kay Leo, and then pupunta sa akin, babalik uli yan with corrections, babalik uli sa akin. Ilang beses ito? Actually, most of the essays I've read siguro 5 times at least. No? And then, of course, pagka nilayout na yan, I'm asking all another, of them to read through everything again.
Ganun. Mabilis na tanong nila, magkano kinasos dito at magkano yung... Sino tumasos dito? Yung nakuha nating budget from Department of Budget, ibig sabihin kinasasan ito ng ating gobyerno, okay, is 45 million. Okay. And then nagpumasok din recently yung University of the Philippines with a grant of another 14 million. Okay. This allows us to double the publishing of the print version. Ilang kopya iniisip niyong? Originally, 1,000 copies lang. Ngayon, because of the 14 million grant, dodoble na siya. Magto 2,000 copies. So, pwede na magka-reserve sa inyo? Oo, pwede na. Mayroon kang 50 mil, ganun. Oh, well, kung earlier ka, meron kang 5,000 discount kung meron ka. How much will the set cost? Like one whole set? Right print. Now, ang cost natin tumatakbo ng 45,000 per set. But siguro plus additional marketing cost yan, aabot ng 50,000. Pero online set. Libre? Yung online libre sa ating lahat ng public schools and state universities. Tapos, subscription will be really competitive and accessible. Okay, this has been a great it's been wonderful, hour, but, yeah. Our time is coming to an end. So gusto ko sanang humingi ng mga last few words mula sa bawat panauwi natin. Let's start from mula sa iyo, Betsy. Oh, sige, ako muna. We're very happy that you invited us here so we can talk about the encyclopedia. We're very excited that this is coming out in December, Chris, no? Within the year. November. Yeah, November is our launch date. Okay. Mm. And we hope to see you all at the launch. Kami. Yes. Yes. Siguro ang magandang matingnan din natin dito yung wow, isang pagtingin to sa gunita, isang cultural memory, no? Although yung gunitang yan minsan masakit, pero marami sa gunitang iyan ay masarap na namnamin para maisulong kung wala tayong palayo, gunita, no? Wala naman tayong yeah, kaakuhan. Wala tayong identity, no? So, pagkilala ito sa mga gunitang iyon, masakit man o magandang mga gunita, no? At napakasarap na naging bahagi ng proyektong ganito. Exciting. Gusto kong bumuo ng mga workshop sessions para sa estudyante para ma-maximize talaga ang encyclopedia. So bilang educator din, ako yung natutuwa na naging bahagi rin ako ng program project na ito. At kahit medyo mahirap din, no, yung editing process, pero it was a fruitful process, no. Daming learning points din na madadala namin sa aming mga academic life. Itong ating second edition of the CCP Encyclopedia of Philippine Art, I think we could safely say is going to be the most authoritative and the most comprehensive resource for Philippine art and culture. And this has been gathered by more than 300 leading scholars in arts and culture in the country. And it will be, because of it has a print and an online version, it becomes continually updatable and highly interactive and highly customizable for different kinds of users. So we hope with this launch of our second edition, mas lalong mabroaden yung reach ng ating cultural content, Philippine cultural content, hindi lang locally but in the World Wide Web. And siguro sabihin ko na lang na this is a cultural project that is not just cultural. May epekto to sa atin bilang bansa. Kasi ang perspective ng encyclopedia talaga is the creation of arts that are pluralistic, that respect human rights, that are democratic in orientation. So, palagay ko, magkakaroon ng bunga ito sa mga susunod na henerasyon. At yun ang inaasahan namin. No? Na mas lalo pang magiging pagmamalaki ng Pilipino ang kanyang kultura at ang kanyang bansa. At ayun po ang ating programa ngayong araw sa Kultura, Sining at iba pa. Sana po ay patuloy niyo kaming susubaybayan sa TVUP. Maraming salamat po.